Why should we hire you? Striktong tanong sa akin ng babae na ngayon ay nakataas na ang kilay sa akin. Huminga ako ng malalim bago sumagot. To be Ayaya, it is an honor and a responsibility. Hindi pang Miss Universe itong papasukan mo, Miss. Kaya huwag mo kong pabilibin sa sagot mo. Pagputol sa akin ng babae, sabay tingin sa resume ko. Bigyan mo ko ng honest na sagot. Medyo nanginig ang tuhod ko dahil nakaupo ako sa upuan. Kaharap ang babae na mukhang mangangain ng tao. Grabe, kailangan ko lang naman ng trabaho. Pahihirapan pa ako ng ganito. Nag-hiring po kasi kayo. Honest ko nasagot sa tanong niya. Kaya dapat niyo akong i-hire kasi nangangailangan kayo ng yaya. Nalaglag ang panga niya sa sagot ko at napatayo. Mukhang manghang-mangha siya sa sagot ko. Paniguradong hired na ako nito. Hinampas niya ang kanyang lamesa na nagpatalon sa akin sa gulat. Are you mocking me? Hindi po. Honest lang. Get out! Sigaw niya sabay tapo ng resume sa harap ko. Umalis ka! Napatayo ako. Ha? Bakit po, ma'am? May mali ba sa sagot ko? Pwede, take to. Umalis ka! Napangiwi na lamang ako nang hinila ako ng security guard palabas ng opisina at saka sinarhan ng pinto. Napatingin tuloy sa akin ang ibang yaya applicants na mukhang napalunok na sa nangyari sa akin. Napabuntong hininga na lamang ako at saka umalis sa lugar. Ay, ako nga pala si Marigold Giraffe Butterfly Zebra Santos. Sa haba ng pangalan ko, pwede na akong gumawa ng sarili kong zoo. Oo, legit ko yan na pangalan kaya naman ay buisit na buisit ako sa nanay kong nagpangalan sa akin dahil palagi akong inaasar noong bata pa ako. Mabuti na lang at lumaki akong maganda kaya natigil ang kanilang pang-aasar sa akin at natulala sa kagandahan ko. 25 years old na ako at 2 buwan ng tambay dahil nawalan ako ng trabaho. Nalugi kasi ang negosyo ng tinatrabahuan ko sa probinsya kaya kinailangan nilang magbawas ng tao. At isa na ako sa minalas na natanggal. Kaya nandito ako ngayon sa syudad, naghahanap ng bagong trabaho. Pangatlong interview ko na yata ito ngunit hindi pa rin pinalad. Ayaw ko rin namang umuwi dahil baka kung ano-ano na naman ang sasabihin ng mga kapitbahay tungkol sa akin. At isa pa, dapat may good news akong maibigay kay nanay dahil nanghiram siya ng pera para lang may pamasahi ako. Oh, kumusta ang job hunting mo dyan? Maayos ba? Tanong ni nanay sa kabilang linya. Gabi na at nandito ako ngayon sa waiting shed kung saan may pulubing nakahiga. Dito ako nagstay dahil wala akong matutulugan. Hindi po, agad ko nasagot. Pero huwag kang mag-alala, nay. Hindi ako susuko. Ayos lang yan, anak, ani nanay. Nasaan ka pala ngayon? Nagtungo ka ba sa tita Kim mo? Matagal bago ako nakasagot. Oo, nay. Nandito ako kina tita Kim. Sagot ko at natawa pa. May aircon nga eh. Wow, sobrang bait nila sa akin, nay. Hindi ko akalain na pinapasok nila ang mahirap na katulad ko sa pamamahay nila. Natawa si nanay sa sinabi ko. Ano ka ba naman, anak? Kapatid ko kaya ang tita Kim mo sa ama kaya papasukin ka niyan. Mapait akong napangiti at naibaba ang tingin ko sa sapatos ko na nabutas dahil sa paglalakad. Grabe, ang init ng syudad. Hindi nakayanan ng sapatos ko. Sige po, nay. Matutulog na po ako kasi maaga pa ako bukas. O siya, sige anak. Parigards ako sa tita Kim mo, ha? Ingat ka palagi. I love you. I love you din po, nay. At saka binaba ko na ang tawag at saka napabuga ng hangin. Oo nga pala. Sinabi ni nanay sa akin na sa bahay nila tita Kim ako matutulog sa gabi. Kapatid ni nanay sa ama. Nagtungo nga ako roon kaso pinagtabuyan ako. Wala raw extra na kwarto para sa akin. Sinabi ko na sa sala o sa sahig na lang ako matutulog kaso hindi raw pwede.
Natawa na lamang ako at napahawak sa tiyan ko dahil sa gutom. Akala siguro ni nanay, mabait si Tita Kim sa kanya purkit kapatid. Ngunit matapobre ang matandang yon at ayaw niya talaga sa nanay ko. Kaya nga nandito ako ngayon sa waiting shed. Dito ko balak patulog kasama ang mga pulubi na ito. Ay, gusto ko lang naman yumaman. Bakit ang hirap? Wala sa sarili kong sabi at inilibot ang tingin ko sa buong waiting shed. Ano ba naman to? Natigil ang paningin ko sa may pader kung saan may mga naka-attach na iba't ibang papel. Kinuha ko ang isang papel na nakadikit doon at saka binasa ito. Wanted, Yaya. Must be single. 18 to 30 years old. Knows how to take care of a 5-year-old child. Kind. Not short-tempered. Walk in. Bigla akong nabuhayan sa aking nabasa. Yes! Napangiti ako. Susubukan ko to. Baka dito. Baka dito hindi na ako malas. Pinuntahan ko nga ang lokasyon na nakalagay sa hiring poster. Nilakad ko lang ito dahil nagtitipid ako sa natirang pera ko. Ngunit pagdating ko roon, masamang balita agad ang sinalubong sa akin. Hindi na po hiring, ma'am. Naibagsak ko ang balikat ko dahil sa sinabi ng security guard. Ha? Pero tiningnan ko ang papel. Sabi dito hanggang bukas, kinansela ng boss namin yan, ma'am. Pasensya na. Biglang umikot ang paningin ko sa kanyang sinabi. Sigurado ka po ba? Oo, ma'am. Siguradong sambit ng security guard pero nakita ko ang pag-alala sa kanyang mukha. Pero ayos ka lang ba, ma'am? Namumutla ka. Napaatras ako. Grabe, halos 1 kilometro ang nilakad ko makarating lang sa village na to pero... Ay, scam pala. Nakakapanghina. Wala pa akong kain. Wala pa akong ligo. Lahat. Tapos ganito, nakakapanlumo. Ayos lang. Huminga ako ng malalim at saka napasapo sa aking noo. Sige po, maraming salamat po. Tumalikod na ako para sana umalis na, ngunit 1 hakbang ko pa lang ay tuluyan ang bumigay ang aking katawan. Bumagsak ako sa sahig at ang huli kong narinig ay ang sigaw ng security guard sa akin. Nagising ako nang may naramdaman na lamig sa aking noo. Pagdilat ko, mukha ng 1 matanda ang nakita ko. Lumipat ang tingin ko sa kabila at ang tanging nakita ko ay 1 malinis na kwarto. Narinig ko rin ang pagtulo ng tubig kaya naibalik ko ang tingin ko sa matanda na ngayon ay pinipiga ang towel mula sa maliit na palanggana. Mabuti naman at gising ka na. May lagnat ka. Napaupo ako dahil sa sinabi niya. May lagnat ako? Kinapakap ako ang sarili ko. Oo, may lagnat ka. Mabuti at nakita ka agad ng security guard dahil baka nasa kabaong ka na ngayon. Namutla ako sa sinabi niya. Grabe, ganun ba kalala sitwasyon ko? Pumasok ang 1 babae na mukhang nasa 16 anyos pa. May dala itong pagkain na nagpatunog sa sikmura ko. Graysel, ibigay mo sa kanya ang pagkain. Opo. Masunuring sambit ng babae at saka lumapit sa akin. Nilagay niya sa 1 maliit na lamesa ang tray ng mga pagkain at inilapag niya ang lamesa sa harapan ko. Kumain ka na po. Salamat. Agad ko nasambit at agad na kumain. Sunod-sunod ang pagsubo ko dahil gutom na gutom ako. Mukha akong patay gutom. Nakakahiyaman pero wala na akong choice. Kailangan kong mabuhay. Paano na lang ang pamilya ko kung mamamatay ako? Hinay-hinay lang, iha. Hindi ka mauubusan. Ani ng matandang babae sa akin ngunit hindi ko siya pinakinggan. Nagpatuloy lang ako sa pagsubo. Grabe, ang sarap. Ayos lang ba siya, Nay? Hindi yata. 1 araw yata siyang walang kain. Graysel, baka may damit ka dyan. Ibigay mo rin sa kanya. Sige po, Nay. Bakit ka nga napadpad dito, iha?
Natigilan ako sa pagsubo dahil sa tanong ng matanda. Nilunok ko ang pagkain sa bibig ko bago ko siya sinagot. Nandito po ako kasi mag-a-apply sana ako bilang yaya. Naibaba ko ang tingin ko sa pagkain. Kaso sabi hindi na daw hiring. Naglakad pa naman ako para lang makarating dito. Nako, huwag kang mag-alala. Hired ka na. Namilog ang mata ko. Talaga po? Akala ko ba ay hindi na hiring? Natawa siya. Oo nga, hindi na pero kilala ka yata ng boss namin. Pinaliwanag kasi ng security guard kung ano ang pakay mo rito. Siya rin ang nagdala sa'yo rito sa kwarto na to. Wow, mabait siguro ang boss niyo. Hired agad ako. Mumuso ako at nagpatuloy sa pagsubo. Teka, kilala ako ng boss nila? Sino naman kaya? Wala naman akong kakilala sa syudad na ito bukod sa mata pobre kong tiyahin. Siguro sikat ako. Kinuha ko ang isang baso ng malamig na tubig at saka ininom ito. Habang umiinom ako, bigla ko na lang naibuga ang iniinom kong tubig dahil sa lalaking nakasandal sa may pintuan habang nakahalukip-kip. Napamura ako sa isip ko at kinurap-kurap ang mata dahil baka namamalik mata lang ako. Ah, sir! Nandito ka na pala! Sir? Si Mark? Sir? Nalaglag ang pangako at hindi ako makagalaw sa inuupuan ko. Sir? Napatingin ako sa matanda. Sir mo yan? Tumango ang matanda. Oo, iha. Magiging yaya ka ng anak niya. Nalaglag ang pangako. May anak ka na? Agad kong tinakpan ang bibig ko dahil masama na ang tingin niya sa akin. Grabe. Hindi ko akalain na makikita ko siya rito. At bigati na. Wow ah. Parang kailan lang nagdi-date kami nito sa mga bayabasan sa probinsya. Ubusin mo na yung kinakain mo dahil ngayon na ang start ng trabaho mo. Kung ayaw mong mawala ng trabaho, bilisan mo. Malamig niyang sambit bago lumabas sa kwarto. Naiwan naman akong nakanganga. Magkakilala kayo ng boss ko, iha? Mahina lang ako na tumango ngunit gulat na gulat pa rin. Grabe. Ilang taon na nga ba ang lumipas? 7 taon? Medyo matagal-tagal na rin. Natawa ako. Hindi ko akalain na makikita ko ang pinakaunang lalaki na inibig ko. Hindi lang naman siya ang ex ko. Siyempre, malandi rin ako kaya pagkatapos niya, may naging boyfriend din ako tapos naghiwalay lang din. Ang last boyfriend ko ay hiniwalayan ko dahil gaya ni Mark, umalis din. Nag-ibang bansa. At ngayong nakita ko muli si Mark, bumalik muli sa akin ang teenage memories ko. 15 anyos ako nang maging boyfriend ko siya. 18 naman nang maghiwalay kami. Ako ang nakipaghiwalay dahil pupunta siya sa ibang bansa para mag-aral. Ayaw ko ng LDR kaya ganon. Ay, sayang. May anak na pala siya at siguro ay asawa rin. Wala palang comeback na mangyayari sa amin. Daddy, siya ba ang bagong yaya ko? Ayaw ko sa kanya, Daddy, dahil ang pangit. Inirapan ako ng batang babae habang yakap-yakap ang kanyang Doraemon na stuffed toy matapos sabihin iyon. Mukhang nasa edad 6 anyos ang bata. Paalisin mo yan, Daddy! Nandito ako ngayon sa sala kasama si Mark, si Aling Corazon, si Graysel at ang batang babae na babantayan ko. Carbon copy ni Mark pati ang ugali. Tawa ko. Hindi naman ako gaano kapangit, baby. Mabait ako. No! Ayaw ko sa'yo. Pangit ka. Pangit! Grabe. Wala na bang karapatan ang mga pangit na magbantay ng ganito kaarting bata? Mariel, may trabaho kasi ang daddy kaya kailangan mo ng yaya. Ani Mark sa anak niya. No! Umiyak na ang bata. Sasama ako sa'yo, daddy. Huwag mo akong iwan sa pangit niyan.
Hindi naman ako pangit, sabi ko. Mabait ako at gusto ko ang mga bata, lalo na ang mga batang katulad mo. Oo, gusto kong kurutin. Kalma, self. Nangangailangan ka ng trabaho kaya kalma lang. Tiisin na lang ang ganito. Aamo rin naman siguro to. No! Kagaya ka rin ng last yaya ko. Iyak niya sabay yakap sa daddy niya. Umalis ka! Hindi ko kailangan ng yaya like you! Mariel! Daddy! Napakarga na ang bata kay Mark. Huwag mo akong iwan, daddy! Hindi naman kita iiwan. Kailangan lang magtrabaho ang daddy para mabili mo ang gusto mo. No! Sasama ako, daddy! At umiyak na ang bata. Tinapik ni Aling Corazon ang balikat ko. Kaya mo bang alagaan yan? Ganyan ugali niyan kapag una. Kailangan mo siyang paamuhin. Napabuntong hininga ako. Mahaba naman ang pasensya ko, Aling Corazon. Nangangailangan din talaga ako ng trabaho eh. Pagtiisan mo na lang. Malaki naman ang sahod mo kay Sir. Anya sa akin. Hindi ka malulugi. Ay, naku, sana nga. Ayaw kong umuwi sa bahay na walang dalang pera. Ay. Inihabilin nga ni Mark sa akin ang kanyang anak dahil aalis siya sa lugar. May business trip kasi siya, kaya ganon. Ay, grabe, ang bigati na ng ex ko. Napag-iwanan yata ako. Be attentive, Marigold. Bantayan mo ng maigi ang anak ko. Yes, sir. Niliitan niya ako ng mata bago nagpaalam sa anak niyang hindi na maitsura ang mukha. Anak, aalis na ako. Go! Asik ng bata at saka tumakbo papasok sa loob ng bahay. Napabuntong hininga na lamang si Mark. Tandaan mo ang inihabilin ko, Marigold. Huling sabi niya bago umalis. Bumalik ako sa loob ng bahay para puntahan ang bata, ngunit napatili ako ng aksidente kung natapakan ang balat ng saging. Resulta ng pagkadulas ko sa tiles na sahig. Aray! Sigaw ko at napapikit. Narinig ko ang paghagik-hik ng isang bata. Namilog ang mata ko nang makita ko ang anak ni Mark na si Mariel, na ngayon ay binibilatan na ako. Serves you right? Anya at saka mabilis na umakyat sa hagdan. Aray ko. Ang sakit talaga. Tumayo ako mula sa pagkadulas at saka napahawak sa puwet ko. Kinuha ko ang balat ng saging at napabuntong hininga. Akala ko ayun lang ang mangyayari sa akin dahil nang paakyat na ako sa hagdan para puntahan sana ang bata, ngunit sa gitna ng aking pag-akyat, bigla na lang may bumuhos ng tubig kaya nabasa ako. Nalaglag ang panga ko dahil sa nangyari sa akin. Napatingala ako at nakita ko ang batang babae na may dalang maliit na balde. Ngiti-ngiti siya sa akin bago umalis sa railings at pumasok sa kwarto niya. Agoy! Nangyari na naman! Graysel! Kumuha ka ng map! Linisan mo to! Utos ni Aling Corazon sa babae nang makita akong basang-basa sa tubig. Ganito po ba talaga siya, Aling Corazon? Nalulumo ko na tanong. Maaga yata akong mailagay sa kabaong nito. Ganyan din ang ginawa niya sa naunang yaya, iha. Kaya hindi umabot ng buwan ang iba. Kaya sabi ko sa'yo, tiisin mo. Kapag natiis mo, aamo rin yan. Kung may iba pang trabaho, aalis ako dito. Grabe, di ko yata matiis ang ganitong ugali. Pero kailangan ko yatang habaan ang pasensya ko dahil bata. 4 na araw ang nakalipas, kahit ano na lang trick ang ginagawa ng bata sa akin, ngunit tiniis ko ang lahat ng yon dahil kailangan ko talaga ng trabaho. Kaya kahit kakabato lang niya sa akin ang tsinelas kanina, mabait pa rin ako at pinaglutuan ko pa siya ng fried chicken. Mariel, iha, halika! Kalmado ko na pagkasabi, sabay pakita sa niluto ko na pagkain. Nagluto ako ng ulam para sa'yo! Ayoko! Si Nanay Corazon ang susubo sa akin. Hindi ikaw, pangit ka. Mas pangit ba nga si Nanay Corazon? Maganda kaya ako.
ani ko sabay ngisi sa kanya. Halika, masarap ito, fried chicken. Namilog ang mata niya. Talaga? Mm-mm. Iniwas niya ang tingin niya. Baka galit ka dahil sa ginawa ko. Bakit naman ako magagalit? Gaya ng sabi ko, mabait ako. Hindi ako basta-basta magagalit. Pumungay ang mata ng bata at saka lumapit siya sa akin. Napangiti ako. Halika, sabi ng daddy mo, paborito mo raw ang fried chicken. Mabuti na lang at cook ako. Marunong akong magluto. Nang nakalapit na siya sa akin ay ngumuso siya. Para bati na tayo, ipakita mo sa akin ang palad mo. Ani sa akin ang bata. Wala sa sariling ipinakita ko naman sa kanya ang palad ko. Dahil nakatiis ka sa akin, may ibibigay ako sa iyo. Anya at may inilagay sa palad ko. Pagtingin ko ay napasigaw ako sa takot dahil nakita ko na ipis ito at lumipad pa ito patungo sa mukha ko. Tawa ng bata. Sa sobrang pag-iwas ko sa ipis, naatrasan ko ang isang maliit na upuan na resulta ng pagkatumbling ko. Aray! Aray! Iyak ko nang mahiga ako sa sahig dahil sa upuan na natumba. Napahawak ako sa siko ko dahil ang sakit. Bukod doon, tumama rin ang ulo ko sa sahig pero mas grabe ang sakit na naramdaman ko sa siko ko ngayon. Aray! Tumulo ang luha sa aking mata. Nakita ko na natigilan ang bata sa pagtawa at nakita ko ang takot sa kanyang mata. Puntahan mo si Aling Corazon. Ani ko sa bata. Masakit ang siko ko. Nabali yata. Ngunit bago pa man magawa iyon ng bata, bigla na lamang dumating si Sir Mark na ngayon ay gulat na. Marigold! Agad siyang lumapit sa akin, nilagpasan ang anak. Ano ang nangyari? Tanong niya. Masakit ang siko ko. Agad niyang binalingan ang anak niya. Mariel, ikaw ba ang may gawa nito? Napaatras ang bata dahil galit na ang boses ni Mark. Sir Mark, huwag mong paggalitan ang bata. Nadulas lang ako. Pasensya na. Huwag mong paggalitan ang bata. Aray! Napapikit ako. Naramdaman ko ang pagbuhat ni Sir Mark sa akin at saka diretsyong inakyat patungo sa kwarto niya. Tumawag din siya ng doktor para magtungo rito sa bahay. Hindi na masyadong masakit ang siko ko ngunit may bandage na ito at nilagyan din ako ng arm sling. Tahimik lang ang lahat sa kwarto. Pati ang bata na si Mariel ay nasa sulok lamang ng kwarto. Niyayakap ang kanyang Doraemon na staff toy. Natakot ko ba siya? Kumirot ang puso ko habang pinagmasdan siya. Nagulat lang naman ako na may ipis. Hindi rin siguro niya inaasahan na mangyayari iyon sa akin. Mariel, this is enough! Hindi kita pinalaki ng ganito! Tingnan mo ang nangyari sa yaya mo! Pagalit na sambit ni Sir Mark sa anak niya. Sir Mark, pag-epal ko. Hindi mo naman kailangang pagalitan ang bata ng ganyan. Hindi naman siya ang may kasalanan. Masyado lang siguro akong overacting sa ipis. Are you going to tolerate my daughter's doing, Miss Marigold? Napasingap ako dahil sa kanyang tanong. Napalunok ako at napatingin sa bata. Kawawang kawawa ang kanyang mukha. Hindi naman sa ganun. Huwag ka lang sumigaw. Ani ko. Hindi naman yan kaedad mo eh. Mukhang na-realize niya yata ang sinabi ko kaya napatingin siya muli sa anak niya na ngayon ay naiiyak na. Naku, paanak-anak pa itong lalaking to. Hindi naman pala marunong magtrato ng anak. Bumuntong hininga si Sir Mark. Okay, now apologize Mariel. Mag-sorry ka sa kanya at mag-promise na hindi na iyon uulitin. Ayoko! Iyak na sigaw ng bata at saka mabilis na lumabas sa kwarto. Mariel! Mariel, come back here!
Napabuga ako ng hangin at saka bumaba sa kama. Lumapit ako kay Sir Mark. Marigold, huwag ka munang gumalaw. Hindi pa... Ouch! Hindi ko siya pinatapos dahil tinadyakan ko ang gitnang parte ng katawan niya. What's your problem? Asik niya sabay sapo sa kanyang itlog. Ang sakit! Ayan, mabuti yan para hindi ka na magkalat ng lahi ulit. Sinisigawan mo ang bata eh. Kailangan mo yata ng seminar. Asik ko at saka binangga ko siya sabay alis sa kwarto niya. Marielle! Tawag ko pagpasok ko sa kwarto niya. Binaksan ko rin ang ilaw at agad ko siyang nakita. Nakahiga sa kanyang kama habang niyayakap ang kanyang Doraemon. Umalis ka rito. Mahina niyang sabi. Lumuluha. I don't need you. Get out of my life. Kumirot ang puso ko. Alam ko na kung bakit ganito ang behavior niya. Dahil busy palagi si Mark sa trabaho niya. Hindi niya nabigyan ng masyadong atensyon ang kanyang anak. Plus nalaman ko na iniwan ng mami niya. Kaya mas lalo lamang lumayo ang bata. Marielle! Lumapit ako sa kanya. Nakita ko na agad siyang nagtakip ng kumot nang makalapit ako. Bumuntong hininga ako at saka umupo sa gilid ng kanyang kama. Hindi mo naman kailangan maging masungit sa akin. Ani ko at saka kinagat ang ibabang labi. Gaya ng sabi ko, mabait ako. Hindi siya nagsalita o nag-react kaya nagpatuloy ako. Pwede mo ako maging kaibigan. Kung gusto mo ng kalaro, nandito ako. Kung gusto mo ng kausap, nandito ako. Kahit ano pa ang pagtataboy mo sa akin, hindi ako aalis. Sorry po. Napasingap ako at agad na patingin sa likuran ko. Nakatakip pa rin siya sa kumot pero at least nagsalita na siya. Napangiti ako. Sorry po, Yaya. Iyak niyang sabi. Hindi ko na po uulitin. Takot ka ba sa daddy mo? Natawa ako. Bubugbugin ko yun eh kapag pinaiyak ka. Sorry po. Napangiti ako. Huwag ka nang umiyak. Hindi naman ito delikado. Mawawala rin to. Hindi mo kasalanan. Kasalanan ko kasi natakot ako sa ipis. Dapat proud ka nga sa sarili mo kasi hindi ka takot sa ganun. Hindi sumagot ang bata kaya nagpatuloy ako. Pwede ba akong tumabi sa'yo sa pagtulog? Mahinahon at maingat ko na tanong. Matagal bago siya sumagot. Opo. Umabot hanggang tenga na ang ngiti ko. Sige, tatabi ako sa'yo para hindi ka na umiyak. At saka maingat na humiga ako sa tabi niya. Wala nga lang akong kumot dahil nasa kanya ang lahat. Ayos na ito. Gusto ko lang naman na magkasundo kami ng bata para hindi na maging impyerno ang buhay ko at madali na lang ang trabaho ko. Napatingin ako sa pinto nang marinig ko itong nagsara. Mukhang ang mokong na yun ang nagsara. Buang talaga. Dapat bumawi siya sa anak niya. Maaga akong nagising at maganda ang bungad ng umaga dahil nakita ko na lang na nakayakap na sa akin ang bata habang mahimbing ang pagkatulog. Hindi ko maiwasan ang pagmasdan siya. Ang ganda niyang bata. Hindi ko akalain na nagawa siyang iwan ng nanay niya. Sa edad niya na ito, mas kailangan niya pa rin talaga ng nanay. Inayos ko ang kanyang unan at saka maingat na umalis sa kama. Tinali ko ang buhok ko bago lumabas sa bahay para maghanda na ng makakain niya. Ngunit pagtungo ko sa kusina, natigilan na lamang ako nang makita ko si Sir Mark na nagluluto. Naka-apron pa. Nang mapansin niya ako ay tumigil siya saglit. Good morning. Good morning. Nagluto ka pala. Medyo nautal ako dahil naalala ko ang ginawa ko kagabi sa kanya. Ako na dyan. Baka may trabaho ka pa. Huwag na. Andyan sa akin at nagpatuloy na sa pagluto.
Gisingin mo na lang ang anak ko at dalhin dito. Leave ako sa trabaho. Umawang ang labi ko sa sinabi niya. Leave? Oo. Narealize ko na marami akong pagkukulang sa anak ko, Marigold. Kaya kailangan kong bumawi sa kanya. Seryosong sabi niya. Kaya gisingin mo na siya. Sige. Babalik na sana ako sa kwarto ng bata, ngunit nagsalita siya muli na nagpatigil sa akin. Hindi ko nakalimutan ang ginawa mo sa akin kagabi. Anya kaya napatingin ako sa kanya? Ibabawas ko yun sa sahod mo. Sige lang, sir. Isusumbong din kita sa DSWD dahil pabaya ka sa anak mo. Abot! Iniwan ko na siya roon bago pa man siya makapagsalita muli. Hindi po ba kayo galit sa akin? Tanong sa akin ni Mariel habang pinapasuklan niya sa akin ang kanyang buhok. Maraming nangyari sa iyo nang dahil sa akin. Hindi naman ako galit. Ani ko at saka matapos kong masuklay, brinade ko ito. Basta huwag mo lang uulitin at dapat magkasundo na tayo. Mahina siyang tumango. Opo, magbibehave na po ako. Ayan, tingnan mo ang sarili mo sa salamin. Ang ganda-ganda mo, baby. Tumingin ang bata sa salamin at kita ko ang mangha sa kanyang mata nang makita ang kanyang itsura lalo na sa naka-braid niya na buhok. Ang ganda mo, no? Tanong ko at saka tumayo na mula sa pagkaupo. Tara na, nagluto ang daddy mo. Sabi niya babawi raw siya sa'yo kaya sulitin mo na. Ani ko, napatingin siya sa akin. Ang galing niyo po, yaya. Naku, magaling talaga ako. Kung gusto mo palaging ganyan ang buhok mo, sabihin mo lang sa akin, okay? At sa unang pagkakataon, ngumiti siya sa akin at saka tumango. Daddy, ang ganda po ng hair ko! Sambit ni Mariel habang kumakain kami sa hapag. Well, kasabay ko sila dahil ako ang nagpapakain sa bata. Mas maganda ka, anak. Ani Sir Mark. Sino may gawa niyan? Tinuro ako ni Mariel. Si Aya po. Napasulyap siya sa akin. Pwede bang ganyanin mo rin ang akin? Anong ibig mong sabihin? Isisintipid ko ba ang bulbul mo? Namilog ang mata niya sa sinabi ko at si Mariel naman ay napatingin sa akin. Iyaya, what's bulbul? Masama na ang tingin sa akin ni Sir Mark kaya nginitian ko si Mariel. Bulbul is here, Mariel. Ani ko. Kain ka na. You don't need to say that in front of my daughter, Marigold. Ani Sir Mark sa akin. Eh bakit ka kasi magpasintipid? Simikalbo ka na nga eh. Ani ko. Wow, my bulbul is beautiful. Maligayang sambit ni Mariel habang nakahawak sa buhok niyang naka-braid. Naibuga ni Sir Mark ang kanyang inumin at napatakip naman ako sa aking bibig. Diyos ko, sorry Lord. Masyado yata akong bobo kasi hindi ko alam ang English ng bulbul. Ang alam ko lang, buhok yung hair. Buhok sa pepe. Hindi naman siguro pwedeng sabihin ko sa bata na vagina hair. Nakasurvive naman ako sa unang buwan ko bilang yaya ni Mariel. Hindi naman awkward kasama si Sir Mark kahit ex ko siya dati. Wala na rin naman akong feelings at ganun din naman siguro siya. Nakuha ko na ng tuluyan ang loob ni Mariel at nagkasundo na kami ng bata. Ako kasi palagi ang kasama niya kesa sa daddy niya kaya ganun. Masaya din ako sa unang buwan ko dahil nakakapagpadala na ako ng pera sa pamilya ko kaya mas lalo kong pagbubutihin ang trabaho ko para palagi akong makatulong sa kanila. Yaya, yaya, tabi po tayo matulog ngayon. Matagal pa kasi si daddy uuwi kaya dito po tayo sa kwarto ko. Excited na sambit ni Mariel habang hila-hila ako patungo sa kwarto niya. Tatlong buwan na pala ang nakalipas simula nang mamasukan ako bilang maid at masasabi ko na parang anak na ang turing ko sa batang ito. Sobrang sweet kasi at mabait. Oo, mabait sa akin. Wala si Sir Mark ngayon dahil may inatenda na party kaya matatagalan sa pag-uwi. At dahil wala si Daddy, manunood tayo ng movie!
Humagikik siya at agad kinuha ang remote na nakatago sa ilalim ng una niya. Manood tayo ng Barbie, Yaya! Nakaupo kami pareho sa kama niya habang kaharap ang malaking TV. Grabe, kahit sa 6 anyos pa siya, magaling na sa teknolohiya. Sige, manood tayo. Puro tawa at hampas ang iginawad sa akin ni Mariel habang nanunood kami ng palabas. Kita ko ang saya sa kanyang mata habang ginagawa niya iyon. Mukhang nakita na niya ang palabas dahil inuunahan niya ang mangyayari. Hindi nga lang niya natapos dahil nakatulog na siya sa hita ko, kaya in-off ko ang TV at saka inayos siya ng higa. Itinabi ko rin sa kanya ang Doraemon niya. Kay ganda mong bata! Wala sa sariling sabi ko at inayos ko ang kanyang buhok dahil kumalat ang kaunti sa kanyang mukha. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala na iniwan ka ng mami mo sa murang edad. Nilagyan ko siya ng kumot at saka lumabas saglit para uminom ng tubig sa baba. Gabi na kaya kaunting ilaw na lang ang nakabukas sa buong bahay. Umupo ako saglit sa upuan sa sala at saka tumingin sa orasan. 10:00 na pala ng gabi at hindi pa rin umuwi si Sir Mark. Napabuga ako ng hangin at saka naisipan ko na tawagan si nanay. Oh, gabing-gabi na! Napatawag ka! May problema ba? Agad na bunga din nanay sa akin ang sinagot niya ang tawag ko. Ah, wala nay. Namiss ko lang kayo. Ay naku! Sabi ko naman kasi sa iyo umuwi ka rito kahit isang araw lang. Bumalik ka kaagad. Hindi mo ba maiwan-iwan yung alaga mo? Natawa ako. Hindi, nay. Ayaw ko kasi na magtampo sa akin ng bata. Ay naku, ang hirap niyan. Alam mo naman na hindi habang buhay na magiging yaya ka niyan. Napasandal ako sa sofa. Oo, nay. Alam ko. Actually, napamahal na sa akin ang bata kaya alam ko na ang mga ganyan. Pero hindi naman kayo kaano-ano. Alam ko na maayos ang sahod mo dyan bilang yaya. Pero gusto mo ba maging yaya habang buhay? Natahimik ako. Siyempre, hindi po. Ay, ayan naman pala. Kaya habang nandyan ka pa, mag-inquire ka rin. Alam mo, kilala mo ba si Susan? Oo, yung may malaking uso. Oo, anak. Malaking uso pero lumipad na patungong Japan. Nako, kay ganda roon. Bakit nay? May pakpak ba si Susan at lumipad patungong Japan? Ay hindi ako nagbibiro. Humagikik ako at saka tumikim. Huwag kang mag-alala nay. Pupunta rin akong abroad kapag nasa tamang oras na. Sa ngayon, magiging yaya muna ako rito. Oh, sige, mag-ingat ka palagi dyan, ha? I love you, anak. I love you din po, nay. Napangiti ako nang ibinaba ko ang tawag at saka napabuntong hininga. Akmang babalik na sana ako sa kwarto nang biglang bumukas ang pinto ng sala. Agad akong lumapit nang makita na si Sir Mark ito. Sir Mark, natigilan ako sa pagsasalita nang makita ko na pagewang-gewang siya. Sir Mark? Tuluyan akong lumapit at hinawakan siya sa balikat. Ayos ka lang? Nag-angat siya ng tingin sa akin at naamoy ko agad ang alak. Naku, naglasing? Ngumiti siya sa akin. Ikaw pala yan, Marigold. Ngumuso siya. Lasing ka ba? Naku, hindi ako lasing. Naku, hindi. Naku, hindi. Ang ganda mo talaga. Humagikik pa siya pagkatapos. Ganda mo ah. Napangiwi ako. Lasing ka na po, sir. Halika po, iakyat na po kita. Tatabi ka ba sa akin sa pagtulog? Lasing na tanong niya at saka halos matumba na siya. Palagi na lang si Mariel ang katabi mo. Paano naman ako? Wala ka bang gusto sa akin? Namula ang buong mukha ko sa sinabi niya. Lasing ka no? Bumilis ang tibok ng puso ko. Hindi ako lasing.
Kilala nga kita eh. Ikaw yung pinakamagandang dilag na nakilala ko. Akala ko ay hindi na kita makikita ulit. Lasing niyang sabi. Naanakan kaya kita? Ayos lang ba? Napangiwi ako nang umuso siya at inilapit ang mukha sa akin. Teka, anong gagawin niya? Hahalikan niya ba ako? Baliw ba siya? Bakit niya ako hahalikan? Bakit? Naistatwa ako sa aking kinatatayuan nang bigla niya akong sinukaan. Pagkatapos niyang sumuka ay napasandal siya sa balikat ko at halos matumba ako dahil sa bigat niya. Yung tinapik ko ang kanyang pisngi. Sir Mark! Sir Mark, gising! Sir Mark, gising! Ang bigat mo! Aksidenteng gumalaw ang kanyang kamay at dumiretso iyon sa boobs ko. Namula ang buong mukha ko at agad na binitiwan siya sa sobrang gulat kaya nakahiga na siya ngayon sa sahig. Tulog na tulog. Heist, bahala ka sa buhay mo! Binaba ko ang tingin ko sa sarili ko at halos sumuka ako nang makita ang suka ni Sir Mark sa damit ko. Oh, ayos ka lang ba, iha? Para kang walang tulog. Natulog ka ba? Humikab ako at saka ininom ang kape. Hindi ako makatulog, Aling Corazon. Abay, bakit? Hindi ko siya sinagot at binalingan lang ang bagong gising na si Sir Mark na nag-inat-inat pa. Nang makita kami sa hapagkainan, natigil siya. Oh, kumain na kayo? Tanong niya at nang bumaling ang kanyang tingin sa akin, kita ko na nagulat siya. Oh, anyari sa mukha mo? Kinuyom ko ang kamao ko. Wala ba siyang maalala? Hindi raw siya makatulog, ani Aling Corazon. Walang tulog? Ako nga dapat magre-reklamo niyan dahil matagal akong nakauwi. Anya at saka nagtimpla rin siya ng kape. By the way, aalis tayo ngayon. Ipapasyal natin si Mariel. Tamad na tumangulang ako at saka tinapos na ang kape ko. Yay! Yay! Mamamasyal kami! Mamamasyal kami! Excited na sambit ni Mariel habang buhat-buhat siya ng daddy niya. Hawak ko ang Doraemon niya ngayon at ang iba pang gamit niya. Humihikab ba ako kaya paniguradong hindi ko masyadong ma-enjoy ang pagpasyal. Daddy, sasakay po ba tayo sa Ferris wheel? Excited na tanong ni Mariel nang nasa sasakyan na kami. Gusto ko po makasakay kasama po si Yaya. Napatingin sa akin si Sir Mark. Mukhang gusto pang matulog ng Yaya mo. Hikab ng hikab. Tinakpan ko agad ang bibig ko sa sinabi ni Sir Mark. Sige Mariel, sasakay tayo sa Ferris wheel. Sabi ko. Yay! Bisit na lalaking to. Nagawa pang kalimutan ng kagabi. Ay, nakakainis. Sumakay na kami sa kotse niya at nagtungo sa amusement park kung saan naroon ang iba't ibang uri ng rides. Para akong naignorante kasi wala namang ganito sa probinsya namin. Kaya pati ako ay katulad din ni Mariel, excited na makasakay sa mga rides. Daddy, sakay ako ah! Tinuro niya ang carousel. Kami ni Yaya! Ah, ikaw na lang, Mariel, para makuhanan kita ng litrato. Sabi ko at agad pinakita sa kanya ang camera nila. Masyado yung maliit sa akin. Baka masira kapag uupo ako. Ngumuso siya. Okay po, Yaya. Picturean mo ako, ha? Tara, Daddy. Ihatid mo ako roon. Kumaway ako sa alaga ko at saka napatingin sa camera. Tinuruan naman ako ni Sir Mark kaya marunong akong magpicture. Yaya! Napangiti ako nang makita kong nakasakay na si Mariel sa carousel. Kumapit ka! Paalala ko at tinutok sa kanya ang camera. Smile! Parang hinaplos ang puso ko dahil nakita ko na masaya si Mariel. Ayan, deserve niyang sumaya. Ngumiti ka, bata. Sa gitna ng pagtanaw ko kay Mariel, bigla na lang may nagpakita na drink sa harapan ko.
Umawang ang labi ko at napatingin kay Sir Mark. Tanggapin mo, anya habang nasa harap ang tingin. Milk tea. Napangiti ako at saka tinanggap ko ang milk tea. Salamat. Mabuti na lang at tinanggap kita. Ha? Tiningnan niya ako. Masaya ang anak ko dahil sa'yo. Niliitan ko siya ng mata. Wala ka bang maalala kagabi? Nagulat siya sa tanong ko. Ha? Lasing ka kagabi, ani ko at nag-iwas ng tingin. At sinukaan mo ko. Nakita ko ang pagpula ng kanyang mata sa gilid ng mata ko. Narinig ko ang pagtikhim niya. May sinabi ba ako? Napasinghap ako at napatingin sa kanya. Ha? May sinabi ba ako kagabi? Tanong niya. Hindi ko maalala. Pagsisinungaling ko. Mukhang wala naman. Nagtagal ang tingin niya sa akin bago nilapitan si Mariel na tapos na sa pagsakay sa carousel. Yaya, kain tayo cotton candy! Ani Mariel at excited akong hinila patungo sa stall kung saan may nagtitinda na cotton candy. Anong flavor ang gusto mo, Yaya? Kahit ano na lang. Ah, sige, para matchy-matchy tayo. Color pink na lang. Marigold? Ikaw ba yan? Kumunot ang noo ko at nilingon ang may-ari ng boses na yon. Namilog ang mata ko nang makita ko si Dave, ang pinaka-recent ex ko. Agad siyang lumapit sa akin. Nandito ka pala sa syudad. Anya at saka pinasadahan ako ng tingin. Ano ang ginagawa mo rito? Inuso ko si Mariel na busy kausap ang tindero. May kausap ako rito, alaga ko. Ah, nagyaya ka? Tumango ako. Oo, hindi pa matagal. Ikaw, bakit ka nandito? Ah, ginala ko lang ang mga pamangkin ko. Tumikim siya. Sabihin mo naman sa akin kung kailan ka libre. Igagala kita rito sa syudad at para makausap na rin sa mga bagay-bagay. Ah, sige. Hindi pwede. Namilog ang mata ko dahil sa biglang pagsulpot ni Sir Mark. Nakita ko rin ang pag-iba ng itsura ni Dave. Oh, ha? Wala siyang libreng oras. Ani Sir Mark kay Dave. Hindi mo pwedeng ilabas ang girlfriend ko. Nalaglag ang pangako sa sinabi ni Sir Mark at gulat siyang tiningnan. Nakita ko na seryoso siyang nakatingin kay Dave. Mommy, ito po ang sayo! Halos hindi ko na maitikom ang bibig ko dahil sa sinabi ng bata at ibinigay pa sa akin ang cotton candy. At, Mommy? Tinanggap ko ang cotton candy. Salamat. Alis na tayo, Mommy! Gusto kong sumakay ng Ferris wheel. Let's go po! Hinawakan niya ang kamay ko at saka hinila na palayo roon. Tikom na ang bibig ko ngayon dahil sa nangyari kanina. Girlfriend at Mommy? Bakit nila yung sinabi sa akin? Nakasakay kami ngayon sa Ferris wheel. Kaming tatlo. Si Mariel lang ang maingay at mukhang nag-enjoy sa view, samantalang kaming dalawa ni Sir Mark ay tahimik lang. Ex mo ba yun? Pagbagsak ni Sir sa katahimikan, tumango ako. Oo, naghiwalay kami last year. Ano ang dahilan? Napatingin ako sa kanya. Ayaw ko sa LDR. Nagtungo kasi sa States. Ngayon ko lang siya nakita ulit. Nakita ko na napalunok siya sa sinabi ko. Muntik na akong pakasalan noon. Pagkwento ko. Matapobre nga lang ang pamilya. Paano kung may manligaw ulit sa'yo? Tatanggapin mo ba? Natawa ako sa tanong niya. Depende. Pero matagal na rin akong walang boyfriend kaya ayos lang. Kumunot ang noo ko sa kanya. Bakit mo na itanong? Nagtagal ang kanyang tingin sa akin. Pwede ba manligaw? Napakurap-kurap ako sa kanyang sinabi. Ano? Pwede ba manligaw? Ulit niya, mas malinaw. Bakit? Gusto kita. Diretso niyang sambit. Kaya manliligaw ako. Halos lumuwa na ang mata ko sa sobrang gulat.
All of the sudden, manliligaw siya sa akin. At ano? Gusto niya ako? Teka, na-realize mo ba yung sinasabi mo, Sir Mark? Lasing ka pa rin ba? Gusto kita. Sambit niya ulit. Kapag di ka sasang-ayon, hindi tayo bababa sa Ferris wheel na to. Buong gabi tayong sasakay dito. Binabantaan mo ba ako? Hindi ako tumatanggap ng no na sagot, kaya mas mabuting ganito na lang. Hindi ko alam kung ano ang erere ako sa kanya. Sure, may past kami, pero ang weird lang. May gusto ka rin ba sa akin? Tanong niya. Wala. Diretso ko nasagot sa sobrang kaba. Nalaglag ang panga niya. Wala. Sa gwapo kong to, wala. Ano ba yan, Sir Mark? Magkakaroon pa ba ako ng oras na magustuhan ka? Iyaya ko ng anak mo. Ani ko. Kapag papayag ka naliligawan kita, hindi ka na yaya ng anak ko. Pwede, mawawalan ako ng trabaho. Magiging mami ka na ng anak ko. Anya at saka tinawag ang anak niya. Mariel, gusto mo ba maging mami ang yaya Marigold mo? Tumingin sa amin si Mariel. Opo, Daddy! Ngumisi si Sir Mark sa sagot ni Mariel. Napabuntong hininga ako. Sige, papayag ako na manligaw ka sa akin. Umangat ang sulok ng labi niya. Pero dagdagan mo ang sahod ko. Ani ko sabay ngisi. Kung gusto mong bumalik sa buhay ko, dagdagan mong sahod ko, Mr. Mark. Napasinghap ako nang inilapit niya ang kanyang mukha sa akin. Napalunok ako sa ginawa niya. Game. Mahina ko siyang itinulak pabalik sa upuan niya at hinintay na lang na huminto ang Ferris wheel. Kapag po ba sinagot mo si Daddy, Mami na po ang tawag ko sa iyo, Yaya? Inosenteng tanong ni Mariel sa akin nang kami ay nakauwi. Nasa loob na kami ng kwarto niya at katatapos niya lang mag-half bath. Kasalukuyan ko siyang sinusuklayan para mabilis matuyo ang kanyang buhok. Pwede rin. Nagulat ako nang bigla siyang yumakap sa akin, kaya nabitiwan ko ang suklay. Sagutin mo po si Daddy, Yaya. Gusto po kitang maging mommy. Sige na po. Ngumuso siya. Nagpa-cute yata. Sige na po. Hindi kasi yun madaling sabihin, baby ko. Kailangan ko rin kilalanin ang daddy mo. Hindi ko naman alam kung totoo bang may gusto yun sa akin. Ani ko. Gusto ka po ng daddy ko. Palagi niyang tinatanong sa akin kung gusto ko ba ng mommy. Tapos sabi ko, ikaw ang gusto kong maging mommy. Di, niligawan niya lang ako para may mommy ka. Ani ko. Umiling siya sa akin. Sabi niya po, first love ka raw niya. Bago niya makilala ang mommy ko, ikaw raw ang unang girlfriend niya, tapos hiniwalayan mo raw siya kasi umalis siya. Namula ang mukha ko sa sinabi ng bata. So, kinwentuhan pala ng lalaking iyon ang bata na ito sa history namin. Aba-aba! Ngumisi ako sabay pisil sa pisngi ni Mariel. Oo nga, hiniwalayan ko ang daddy mo noon. Tapos ilang beses siyang nagmakaawa sa akin na huwag siyang hiwalayan. Pero hiniwalayan ko talaga kasi ayaw ko ng long-distance relationship. Ngumuso siya lalo. Sana po hindi na lang kayo naghiwalay. Naku, huwag mong sabihin yan. Kung hindi kami naghiwalay, edi hindi kita makilala. Ayos lang po. Gusto ko galing ako sa tiyan mo para may mommy talaga ako. Kumirot ang puso ko sa sinabi niya. Niyakap ko siya pabalik. Pwede mo naman akong tawaging mommy kung gusto mo. Ani ko. Hindi naman yun masama kasi anak na ang turing ko sa'yo. Kumala siya sa yakap. Talaga po? Pwede po kitang tawaging mommy? Oo naman. Yay! Thank you, mommy! At niyakap niya muli ako. Ilang araw ang lumipas at mukhang seryoso nga si Sir Mark sa kanyang panliligaw sa akin. Hindi pa rin talaga ako makapaniwala dahil biglaan na lang ang lahat. Lalo na ngayon sa plano niya. Pupunta tayo sa probinsya mo. Manghihingi ako ng permiso sa nanay mo na ligawan ka ulit. Ano?
Ayos na ang lahat. Ngayon na ang biyahe natin. Anya at saka nilapitan si Mariel na bagong gising pa. Halika na, baby. Pupunta tayo sa probinsya ng Mommy Marigold mo. Nawala ang antok ni Mariel sa sinabi ng daddy niya. Talaga po? Yes. Let's go, Marigold. Teka lang. Hinabol ko sila. Wala pa akong ligo. At saka, bakit ka ba nang bibigla? Hindi alam ni nanay na uuwi ako. Binuksan niya ang pinto ng kanyang kotse at sinakay si Mariel doon. Eddie, i-surprise mo. Pinamiwangan ko siya. Akala mo ba ay madadali mo si nanay ngayon? Hoy, humanda ka ha. Paborito kaya ako ng nanay mo. Noon yun. Ngayon, panigurado ako na pahihirapan ka. Sabi ko at pumasok na sa loob ng kotse niya. Bumiyahe nga kami patungong probinsya. Ito ang unang pagkakataon na umuwi ako simula nang magtrabaho ako bilang yaya. Hindi alam ni nanay na uuwi ako, kaya panigurado na maiinis yun. Hindi ko rin naman matawagan dahil wala akong load. Pagdating namin sa baryo namin, pinagtinginan kaming lahat dahil sa magarang kotse ni Mark na dumating sa amin. Kita ko ang gulat sa kanilang mga mata nang lumabas ako sa kotse. Hala, Nay! Nandito si Marigold at may kasama siya, Nay! Hala! Nakita ko ang paglabas ni nanay sa bahay at nakita ko ang pagkunot ng noo niya. Napangiti ako. Nay! I'm home! Aray! Napahawak ako sa noo ko nang batuhin ako ni nanay ng sandok na dala niya. Hoy! Bakit hindi mo sinabi na uuwi ka? Ano to? Surprise? At bakit may magandang kotse ka? Tagnakaw ka ba ha? Good morning po, Tita Marie. Natigilan si nanay sa kanyang sigaw at nag-iba ang itsura nang makita si Sir Mark. Mark? Ikaw ba yan? Sa isang iglap, biglang nagliwanag ang mga mata ni nanay at agad lumapit kay Mark. Naku! Ikaw nga at... Bumaba ang tingin ni nanay kay Mariel na nakatago na sa gilid ni Mark. Sino itong bata? Anak ko po. Agad na sambit ni Mark. Nalaglag ang panga ni nanay. O, anak mo? Naibaba niya muli ang tingin kay Mariel na ngayon ay mukha ng takot. Ang cute naman! Halika kayo! Bakit hindi nagpasabi na pupunta rito? Hindi tuloy kami nakapaghanda ng pagkain. At saka hindi namin masyadong nalinis ang bahay. Pasensya na kayo. Ayos lang po, Tita Marie. Pumasok kami sa loob ng bahay. Si nanay ay sobrang asikaso kay Mark habang ako ay pinahanda ng pagkain. Sino ba ang anak niya? Ako ba o ang lalaking yan? Ay, ito talagang si nanay. Abay, nandito ka para ligawan ang anak ko? Aba, walang problema. At may anak ka pang cute. Teka, anak? Natigilan si nanay. Gagawin mo bang kabit ang anak ko? Namula ang buong mukha ko sa tanong ni nanay kay Mark. Hiwalay na po kami ng mommy ni Mariel. Kalmadong sabi ni Mark. At gusto po ng anak ko ang anak niyo, Tita Marie. Bukod doon, gusto ko rin siya kaya maliligaw sana ako. Abay, bakit ka pa nagpapaalam? Matagal ka nang nakibalita sa anak ko ah. Ngayon ka lang nagpakita. Naku! Sinulyapan ako ni nanay. Itong si Mark, matagal na itong nagtanong tungkol sa'yo. Pero hindi ko masabi dahil marami kang kalandian babae ka. Namula lalo ang mukha ko. Hindi ko kalandian yun. Huwag mo nga akong siraan sa harap ni Mariel, ma. Lumapit si Mariel sa akin. Mami, ang cute po ng bahay niyo. Natawa ako. Ganun ba? Pasensya na at hindi maganda ang bahay namin. Maganda po kasi madali lang kayo magkikita. Ay, kahit huwag mo nang ibalik yung anak ko rito. Matanda na yan at hindi pa rin nakapag-asawa. Puro na lang hiwalay. Ilan nga ba naging jowa niyan matapos ikaw? Ah, apat. Oo, apat. Malandi, di ba? Apat ang naging jowa tapos hiniwalayan niya lahat kasi ayaw ng long-distance relationship. At humalakhak si nanay na parang bruha.
Napailing na lamang ako at saka inilabas na lamang si Mariel sa bahay upang ilibot. Wow, Mommy! Ang ganda po dito! Maraming flowers! Ani Mariel sabay libot ng tingin sa bakura ni Nanay. Oo, mga tanim yan ni Nanay. Ani ko at saka nagpitas ng isa. Ito oh, gumamela. Bagay na bagay to sa'yo. Yumuko ako para magka-level ang aming tingin. Inilagay ko malapit sa tenga ang gumamela at saka inayos ko ang buhok niya. Ayan, ang ganda mo lalo. Napahawak siya sa bulaklak at saka lumapad ang ngiti. Talaga po? Oo, ani ko. Sobrang ganda mo. May tinuro si Mariel kaya napatingin ako dito. Ano po yun? Ah, bayabas. Diyan kami nagdi-date ng daddy mo dati. Na-excite bigla si Mariel. Punta tayo doon, Mommy. Kwentuhan niyo ako tungkol sa inyo ni daddy. Kinuwento ko sa kanya ang kaunting history namin ni Mark. Masaya ako na ikinuwento ko sa kagaya niya ang love story namin ng daddy niya at saka nakinig pa siya. Isang oras yata akong nagkwento hanggang sa hindi ko namalayan na nakatulog na pala siya sa bisig ko. Antok na antok ka pala, no? Ani ko. Bumiyahe kasi agad tayo, hindi pa naliligo. Binuhat ko si Mariel at saka inihiga ko siya sa kama sa kwarto ko sa bahay. Binuksan ko rin ang ceiling fan at saka itinabi sa kanya ang kanyang Doraemon bago lumabas. Nadatnan ko si Mark na tumitingin sa mga litrato ko na naka-frame na nasa pader. Kita ko ang seryoso niyang tingin, lalo na sa mukha kong nakasuot ng toga. Nakatulog na si Mariel, sabi ko, pambasag ko sa katahimikan. Nasaan si nanay? Hindi ko siya nakita rito. Umalis ang nanay mo. Bibili sila ng makakain natin. Tumangutango ako. Okay. Umupo ako sa sofa. Ano na ang gagawin natin dito? Tapos ka nang magpaalam, di ba? Napairap ako. Mukhang hindi ka naman pahihirapan. Nilubayan na niya ang picture frame at saka lumapit sa akin. Date tayo. Anya at nagulat ako nang maglahad siya ng kamay sa akin. Gaya ng dati. Pumungay ang kanyang mata habang nakatingin sa akin. Wala sa sariling napalunok ako at naramdaman ko ang unti-unting pagbilis ng tibok ng puso ko. Seryoso ka ba sa akin, Mark? Liligawan mo talaga ako? Tanong ko sa kanya. Kinuha niya ang kamay ko at saka pinatayo kaya nagkalapit ang aming katawan. Kailan ba ako hindi seryoso, Marigold? Matagal ko nang hinintay ang pagkakataon na to. Mula bata pa si Mariel, hinangad ko na makipagbalikan sa'yo ngunit may boyfriend ka. Napasinghap ako sa sinabi niya. Mark, hinawakan niya ang baba ko at pinilit ako na iharap sa kanya. Matagal na akong naghihintay sa'yo, Marigold. Sinubukan ko siyang itulak. Huwag mo nga akong biruin ng ganyan. Matagal ka nang naghihintay? May anak ka naman na. Nagmahal ka ng ibang babae. Anong hintay yung pinagsasabi mo? Hinapit niya ang bewang ko. Simula sanggol pa lang si Mariel. Nasa akin na siya. At iniwan na siya sa akin ng babaeng nabuntis ko. Wala akong naging girlfriend bukod sa'yo, Marigold. Ikaw lang. Mas lalong bumilis ang tibok ng puso ko. Natakot ako na baka hindi mo ko tanggapin ulit dahil may anak na ako. Anya. Pero nang makita ko kung gaano kayo nagkasundo agad ni Mariel, bala kong ibalik ka sa akin. Ibalik sa buhay ko. At hindi na kita pakakawalan pa. Hinding-hindi na, Marigold. Bigla akong nanghina sa kanyang sinabi. Pati ang puso ko ay parang matutunaw na. Mark, mahal pa rin kita, Marigold. Anya sa mahina na boses. Mahal na mahal kita. Patawarin mo ko at nakabuntis ako ng iba. Dahil yun sa kalungkutan ko sa ibang bansa nang iniwan mo ko. Hindi ko matanggap kaya naglasing ako nun.
napasinghap ako nang nangilid ang luha sa kanyang mata. Mark, patawarin mo ako. Anya at saka pinagtagpo ang aming noo. Hinaplos niya ang pisngi ko. Mahal na mahal kita. Mark, napapikit ako nang siniil niya ako ng halik. Napaupo kami sa sofa at naramdaman ko ang pagtulo ng luha niya sa pisngi ko. Sunod-sunod ang aming halika na halos hindi na ako makahinga. Naramdaman ko rin ang pag-angat ko at ang pag-upo ko sa kanyang hita. Nang humiwalay ang aming mga labi, ay pareho kaming hiningal, ngunit kita ko pa rin ang kasabikan sa kanyang mata. Marigold. Mark, kinagat niya ang ibabang labi niya. Matagal na akong nagtitimpi sa'yo. Pwede kayang gawin natin? Namilog ang mata ko. Ha? Tayo lang naman ang nandito. Anya sabay hawak sa baba ko. Huwag ka lang maingay. Naramdaman ko ang pag-init ng mukha ko sa sinabi niya. Ano ang ibig niyang sabihin? Gagawa na ba kami ng bata? Inilapag ko ang palad ko sa kanyang dibdib upang pigilan siya sa gagawin niya. Teka lang, Mark. Masyado pa yata maaga. Nanligaw ka pa lang. Tama! Nanligaw ka pa lang sa anak ko. Buong lakas kong naitulak si Mark dahil sa biglang pagsulpot at pagsasalita ni nanay. Nahulog si Mark sa sahig at ako naman ay hiyang-hiya. Nay, bakit hindi ka kumatok? Hiyang-hiya kong tanong at bahagyang namutla. May dala na si nanay na mga gulay at karne. Kumatok? Lumapit siya sa akin at pinalo ako. Ang landi mo talagang babae ka! Sasabihan mo pa ako na kumatok ay nakabukas naman ang pinto! Mamaya ka nalang magsabak, Daddy B, dyan at tulungan mo ako magluto dito! Pagkatapos niyang sabihin iyon ay lumapit siya kay Mark na kakabangon pa lang mula sa pagkahulog. Mamaya na yan, iho. Kumain ka muna para magkaroon ka ng lakas. Ani nanay sabay hagikik. May motel naman malapit sa palengke. Pwede kayo roon. Nay! Sigaw ko. Inis na talaga ako sa kanya. Halatang halata talaga na paborito niya si Mark kesa sa akin. Huwag ka nang magreklamo, Marigold, at tulungan mo ko rito. Naibagsak ko na lang ang balikat ko at padabog na tumayo. Nay naman, maging mabuti ka naman sa akin. Mabuti naman ako ah. Nakapikit nga ako para hindi ko makita ang nakakadiri ninyong posisyon. Nay! Tinawanan lamang ako ni nanay at dumiretso siya sa kusina. Naging maganda naman ang experience ni Mariel sa probinsya namin. Nagdala nga siya ng puppy mula sa aso ng aming kapitbahay. Anya, gusto niya raw bumalik doon dahil may naging kaibigan na rin siya. Lumipas ang ilang buwan at naging boyfriend ko na ang boss ko. Oo, boyfriend ko na ulit si Mark at sobrang saya ni Mariel nang malaman niya iyon dahil ibig sabihin, nanay na niya ako. Actually, hindi pa dahil hindi naman kami kasal ni Mark. Pero masaya ako na kinilala niya ako bilang mommy niya. Ngayon, naghahanda kami para sa birthday ni Mark. Nag-bake ako ng cake at saka gumawa rin ng kaunting design sa pader. Mami, ang galing mo gumawa ng cake. Sana po bake nyo rin ako kapag birthday ko na. Ani Mariel habang kalat na ang icing sa kanyang mukha. Ang sarap! Sige baby. Ani ko at saka kinuha ko ang phone ko. Tawagan natin ang daddy mo. Surprise natin ha? Magtatanong tayo kung anong oras ang uwi niya. Sige po, mommy. Tinawagan ko si Mark habang nandito kami sa kusina. Ilang beses ko siyang tinawagan bago siya sumagot. Hello, babe. Napangiti ako. Hello din. Kumusta? Nasaan ka ngayon? Bakit? Miss mo na ba ako? Natawa ako sa sinabi niya. Hindi ah. Tumawag ako kasi nagtatanong ako kung kailan ang uwi mo. Bakit? Miss mo na ako? Napairap ako. Hindi, grabe ka naman.
Huwag mo nang itanggi, Miss Marigold. Alam ko na miss mo na ako. Ay, sige na nga. Pag-amin ko at saka namula ang mukha ko. Anong oras ka uuwi? Mga alas 8 ng gabi. Sorry, miss ko. May inaasikaso ako ng mga papeles saglit. Bukas, gala tayo. Sige, Mark. Mag-ingat ka, ha? May kiss ba ako pag-uwi? Kinagat ko ang ibabang labi ko at napatingin kay Mariel na ngayon ay naglalagay ng icing sa cupcake na gawa ko ngayon. Oo, meron. Sige na, ibababa ko na to. May ginagawa pa kasi ako. I love you. Tumikim ako. I love you too. At saka binaba ko na ang tawag. Anak, uuwi ang daddy mo ngayong alas 8. Tapusin na natin ito para makapagbihis na tayo. Sige po, mommy. Tinapos na namin ang paglalagay ng icing sa cupcake na ginawa namin at saka binalikan din ng design ang gawa ko na cake na heart-shaped. Chocolate ang flavor kasi paborito iyon ni Mark. Matapos ang lahat, nilinis na ng kasambahay ang mga kalat namin at ako naman, inilagay ko na sa lamesa ang cake at cupcake, kasama sa mga iba pang dessert at mga ulam. Tara na anak, magbihis na tayo. Malapit na mag-alas 8. Sabi ko kay Mariel at saka dinala ko na siya patungo sa kwarto niya. Ngunit sa gitna ng aming paghahanda, biglang may tumawag sa phone ko. Napangiti ako nang makita ko ang pangalan ni Mark. Tumawag ang daddy mo, Mariel. Sasagutin ko lang, ha? Ani ko. Sige po, mommy. Lumabas ako sa kwarto at excited na sinagot ang tawag. Hello, babe. Hello po. Ikaw po ba si Miss Marigold? Kumunot ang noo ko ng babae ang sumagot sa tawag. Oo, ako nga. Bakit? Ay, ma'am. From Oswald Hospital po ito. Gusto ko lang po ipaalam na kasalukuyan pong nasa emergency room si Mr. Mark Arellano. Napasinghap ako sa narinig at nabitiwan ang phone ko. Nasapo ko ang bibig ko at nanginig ang tuhod sa narinig. Ano ang ibig niyang sabihin? May nangyari kay Mark? Mommy, are you okay? Nakita ko si Mariela na sa pintuan ng kwarto niya. Nakakunot na ang noo sa akin. Napalunok ako. Ma'am! Ma'am! Tawag ni Aling Corazon sa akin. Ma'am! Si Sir Mark! Naaksidente po! Nasa balita! Tuluyan ang tumulo ang luha sa aking mata at napatingin sa anak ko na parang walang naintindihan sa nangyari. Mommy, bakit po? Lumapit si Mariel sa akin. Ayos ka lang po. Pinalis ko ang luha sa aking mata. Aling Corazon, pwede bantayan niyo muna si Mariel? Mommy, saan ka pupunta? May nangyari po kay Daddy? Napalunok ako at saka hinarap si Mariel. Anak, dito ka lang ha. May pupuntahan lang ako saglit. Babalik ako agad. Mommy, may nangyari po ba kay Daddy? Ayos lang po ba siya? Oo anak, ayos lang ang daddy mo. Babalik ako, okay? Tumango siya sa akin. Okay po. Agad ko siyang niyakap at saka tuluyan na siyang inihabilin kay Aling Corazon. Naaksidente si Mark. Yun ang nalaman ko nang makarating ako sa ospital. Papauwi na sana siya nang mawalan siya ng preno at nabangga sa kahoy. Nasa kwarto na siya ngayon sa ospital. May mga bandage na ang iba't ibang uri ng katawan. Sabi ng doktor, hindi ako dapat mag-alala dahil hindi naman siya mamamatay. Pero hindi ko maiwasan ang maiyak lalo na't hindi pa siya gumigising. Hinawakan ko ang kamay ni Mark at saka hinalikan ito. Birthday mo pa naman ngayon. Ani ko sabay tingin sa kanyang kabuuan. Tapos ganito ang mangyayari sa'yo. Kumirot ang puso ko. Gumising ka na dyan para uuwi na tayo.
nag-aalala na ang anak mo doon. Excited pa naman na i-surprise ka sa birthday mo. Napayuko ako at napapikit. Sobrang nakakagulat ito dahil masaya pa kaming nag-uusap kanina. Nang wala na akong magawa, bumalik na lang ako sa bahay para kumuha ng ilang mga gamit ni Mark dahil mukhang magtatagal siya sa ospital. Ngunit pagdating ko sa bahay, isang bisita ang hindi ko inaasahan. Mommy! Iyak ni Mariel at agad tumakbo patungo sa akin at niyakap ako. Napatingin ako sa sosyal na babae. Tinaasan pa niya ako ng kilay. Oh, ikaw ba ang yaya ng anak ko? Kumunot ang noo ko. Anak mo? Oo, anak ko. Bumuga siya ng hangin. I heard about Mark. Nasa ospital siya ngayon. At dahil mabait ako, I decided na kunin ko muna ang anak ko pansamantala sa kanya para hindi na pabigat. Mommy, I don't know her. Ngumiti ang babae. I am your mother, Mariel. Teka nga. Binitiwan ko si Mariel at lumapit ako sa babae. May kasama pala siya na lalaki. Mukhang bodyguard niya. Ikaw ang mommy ni Mariel? Yes, dear. Now, kukunin ko muna ang anak ko at ano sa tingin mo ang pamamahay na to? Lost and found? Kumulo ang dugo ko. Bakit mo kukunin ang anak mo? Wait, anak mo? Hindi mo siya anak. Anak siya ni Mark. Nagulat ako nang bigla niya akong sinampal kaya naiyak na si Mariel. Mommy! How dare you say that to me? Ako ang nagluwal sa batang yan kaya kahit anong oras kukunin ko siya. At dahil sobrang inis na talaga ako, sinampal ko siya pabalik. Napatayo tuloy ang bodyguard niya. Nagulat siya sa ginawa ko. How dare! Hindi kita kilala, pero wala kang karapatang kunin si Mariel mula kay Mark. Lalo na't hindi mo naman siya inalagaan. Dinala mo lang siya sa tiyan mo ng 9 months at iniluwal na parang tinae lang at umalis. Ang kapal mo namang magpunta rito. Hoy, para sabihin ko sa'yo, wala kang karapatan, ha? Ang kapal mo talaga to the bones. Ayaw nga sumama sa'yo ng mismong anak mo dahil hindi ka kilala. Okay na sana kung nag-financial support ka o ano. Pero, pinasadahan ko siya ng tingin. Hanggang porma ka lang. Hindi halata na may anak kang iniwan. Nagtagis ang kanyang bagang. Mas makapal ang mukha mo. Sino ka ba sa tingin mo? Porkit naging nanay-nanayan ka ng anak ko, eh may karapatan ka na rin sabihin sa akin yan at... Pwede pasensya na. Umalis ka na nga lang dito. Ayaw sa'yo ng anak mo. Tinulak niya ako at saka lumapit kay Mariel na umaatras na. Baby, sumama ka muna sa akin. Ayoko! Pangit ka, pangit! Iyak na sigaw ni Mariel at saka tumakbo patungo sa akin. Mommy, bakit hindi pa siya umaalis? Natawa ang babae. Gosh! O diba, ayaw sumama sa'yo. Anong akala mo sa mga bata? Uto-uto? Abahoy, kung gusto mo pala ng bata, sana noong una palang naging responsableng ina ka na. Umuwi ka na sa inyo at gumawa ka ng sarili mong bata. Nalaglag ang panga niya sa sinabi ko. What? How dare... Umalis ka na, Kera. Sabay kaming napatingin sa bagong dating na babae. Matandang babae, I mean. Noong una, kumunot ang noo ko ngunit nang tinawag ito ni Mariel na Lola, agad ko itong nakilala. Tita Mara! Ani ng babae. Good thing na you're here. Kukunin ko ang anak ko dahil gusto siya makita ng parents ko. Bakit mo kukunin ang anak mo? Ngayon pa talaga nawala sa kondisyon ang anak ko? Ani Tita Mara at tinuro ang pinto. Umalis ka, Kera. You neglected my grandchild since birth kaya umalis ka. You take advantage of my son's situation. Bakit hindi mo ito ginawa noon? Bakit ngayon pa?
Do you think madali mong makukuha ang anak mo dahil lang ikaw ang nagluwal? Tita, umalis ka kung ayaw mong magkagulo tayo. I told you before na huwag mong ipakita ang mukha mo, lalo na't muntik mo nang sinira ang buhay ng anak ko. Leave o magpapatawag ako ng pulis. Tiningnan ng babae si Mariel na halos magtago na sa likod ko. Let's go, Kira! Ani ng lalaki at saka hinila na si Kira palabas. Wait, Hugo! Bitiwan mo nga ako! Kukunin ko ang anak ko! Magagalit si... Shut up! Hayaan mo na lang sila! At sa pilitang hinila palabas ng bahay, agad kong niyakap si Mariel na ngayon ay umiiyak nga. Siya po pala ang mami ko. Nakakatakot po siya, mami. Ayaw ko po sumama sa kanya. Natatakot po ako, mami. Nandito lang ako. Hindi kanya makukuha. It's good that you're here at hindi ka nagpapadala sa babaeng yon. Napatingin ako kay Tita Mara. Tita, my son is okay. Natutulog lang yon. Huwag kang mag-alala. Papaluin ko yon dahil pinag-alala kayo. Birthday pa naman ang lalaking yon. Umawang ang labi ko. Natutulog lang si Mark? Don't worry. I'll make sure na hindi na makakalapit ang babaeng yon. Pero hindi ko naman siya aalisan ng karapatang makilala si Mariel. Kailangan niya munang ayusin ang sarili niya and know her place. Bigla-bigla na lang sumulpot ang babaeng yon at ang daling sabihin without knowing kung ano ang dinanas ng anak ko habang binubuhay mag-isa ang anak niya. Napailing si Tita Mara pagkatapos sabihin iyon. Good thing you fought for my grandchild. Kung sa palabas pa, baka hinayaan mo na lang sa ina niyang walang ambag si Mariel at umalis. Kakapanood ko na siguro ito ng Spanish drama. Lola! Ani Mariel at saka nagtungo kay Tita Mara at saka niyakap. I miss you, Lola! I miss you din. Kunin mo yung gamit ni Mark Marigold. Babalik tayo sa ospital. Tumango ako. Sige po. Bumalik kami sa ospital, dala na ang gamit ni Mark. Dinala ko na lang ang ginawa ko na cake dahil narinig ko nagising na si Mark. Kaya naman pagdating namin doon, agad siyang sinugod ng yakap ni Mariel. Daddy! Anak! Ouch! Napangiwi si Mark ng aksidenteng natamaan ang kanyang naka-bandage na kamay. Sorry po, Daddy! Happy birthday po! Napatingin si Mark sa akin. Babe, nakakainis ka. Ani ko at inilapag ko sa side table niya ang cake na gawa ko. Halika rito, kiss mo ko. Umisi siya sa akin. Ay, nakakainis ka talaga. Asiko at agad ko siyang nilapitan at saka niyakap din. Pinag-alala mo ko. Pasensya na. Masyado lang yata akong na-excite umuwi. Nawalan ako ng preno. Anya sabay halik sa noo ko. Huwag ka nang umiyak. Hindi ako umiyak, no. Pinalis ko ang luha sa aking mata at saka umalis sa pagkayakap niya. Pinag-alala mo ko. Mahal mo eh. Malamang. Birthday ko pa rin naman ngayon. Kaya kainin na natin ang ginawa mong cake. Subuan mo ko. Anya sabay ngiti. Nawala ang bigat sa aking dibdib ngayong nakita ko na maayos lang si Mark. Sa ospital namin pinagdiwang ang kanyang kaarawan kasama ang mommy niya. Dalawang araw lang ang stay niya at nakalabas din. Sinabi ko sa kanya ang lahat ng nangyari at nakita ko talaga ang galit niya. Mabuti na lang at hindi na bumalik ang babae dahil baka maiinis na talaga ako. Lumipas muli ang ilang buwan at mas nagkaroon kami ng quality time sa isa't isa, lalo na't pansamantalang tumigil sa trabaho si Mark. Well, hindi naman siya magiging mahirap kung titigil siya pansamantala. Gusto niya lang magkaroon kami ng tamang bonding sa isa't isa.
Wow, himala ha at sumama ka sa pagsisimba ngayon. Ani ko kay Mark nang papasok na kami sa simbahan. Yay! Gusto ko kumain ng fried chicken pagkatapos ng simba, Mommy, Daddy. Pareho naming hawak si Mariel sa kamay habang papasok. Hindi mo kasi ako sinasama. Paano ba naman kasi ang tagal mong bumangon? Ani ko at saka umupo sa bakanting upuan. Mommy, kailan po tayo babalik sa probinsya? Miss ko na po ang kaibigan ko roon. Binalingan ko si Mariel. Pagkatapos ng klase mo anak, uuwi tayong probinsya. Miss ko na rin kasi ang luto ni nanay. Isang oras ang ginugol namin sa simbahan bago lumabas. Hindi pa nga lang kami tuluyang nakaalis dahil nagpasama si Mariel sa daddy niya para bumili ng balloon, kaya nasa labas pa kami ng simbahan. Ma'am, para sa'yo po. Umawang ang labi ko nang ibinigay ng lalaki sa akin ang isang box. Ha? Para sa akin? Opo, ma'am. At saka agad na umalis ang lalaki. Kumunot ang noo ko at napatingin sa banda nila Mark na ngayon ay kausap pa ang tindero ng balon. Ma'am, para sa inyo po. Napasa po ako sa dibdib dahil sa gulat nang sumulpot ang isang babae. May dala siyang isang bulaklak ng rosas. Ginugulat mo ako. Hindi na, sayo na po ma'am. Libre lang po. At saka umalis din ang babae. Nagtataka na tuloy ako at napatingin sa bulaklak. Ma'am, pabukas po ng box! Sigaw ng isang babae sa malayo. May hawak na siya na drum. Ha? Nagpalingalinga ako at namilog ang mata ko nang makita na nasa akin na ang tingin ng mga tao sa labas ng simbahan. Pati ang mga dumaan lang kanina at bagong simba ay nakapalibot na sa akin. Ano ang nangyayari? Pabukas po! Napalunok ako at hinanap ko sa crowd sina Mariel at Mark, ngunit hindi ko na sila nakita. Nasaan sila? Ma'am, buksan niyo po ang box! Sigaw ng kung saan, napatingin ako sa box na hawak ko. Para itong box ng sapatos. Ano ba naman to? Sinunod ko ang sinabi ng babae. Binuksan ko ang box at halos lumuwa ang mata ko sa nakita. Sing-sing? Agad kong hinanap ang taong nagbigay nito sa akin, ngunit natigil nang makita ko si Mark na ngayon ay may hawak na ng bouquet of red roses. Narinig ko ang tilian at palakpakan ng mga tao sa paligid ko. Teka, ano ang ibig sabihin nito? Could this be... Alam ko na may ideya ka na kung bakit may sing-sing dyan sa malaking box na yan. Anya habang papalapit sa akin. Dahil magpo-propose ako sa'yo. Bumilis ang tibok ng puso ko. Yay! Go, Daddy! Narinig kong cheer ni Mariel habang may hawak na balloon. Oo, magpo-propose ako sa'yo. Nang tuluyan na siyang nakalapit ay ibinigay niya sa akin ang bulaklak at kinuha sa akin ang sing-sing at lumuhod siya sa harapan ko. Will you marry me, Marigold? Yes or yes? Natawa ako kahit nangingilid na ang luha sa aking mata. Wala yata akong pagpipilian. Alam ko naman kung ano ang isasagot mo eh. Pinakita ko agad sa kanya ang kaliwang kamay ko bago sumagot. Yes. Pakakasalan kita, Mark. Pakakasalan kita. Ani ko kaya napatayo si Mark at saka niyakap ako. Inikot-ikot pa niya ako sa lahat ng maraming tao bago niya isinuot sa akin ang sing-sing. I love you, Marigold. Anya sa akin at pinagtagpo ang noo namin. Mahal din kita, Mark. At nang magtagpo ang aming labi, hiyawan at palakpakan ang aming narinig. Woo! Hindi pinaabot ni Mark ng buwan matapos niyang mag-public proposal sa akin, ay kinasal agad kami ilang linggo ang nakalipas sa mismong simbahan kung saan siya nag-propose sa akin.
Hanggang ngayon ay hindi ko akalain na aabot kami sa ganito. Akala ko ay tatanda na akong dalaga dahil puro na lang ako hiwalay sa mga naging boyfriend ko. Pero mahal pa rin yata ako ng Panginoon at gumawa pa rin siya ng paraan at yon ay ang ibalik ako sa lalaking unang minahal ko. At ngayon, I am not a yaya of my ex-boyfriend's daughter, but a mother of my husband's daughter. Wakas!